Hindi namin iniisip yung pagod, ulan, init, ang layo ng nilalakad namin. Minsan pa nga nahulog kami sa bangil. Pero masaya kami doon kasi sabi namin, eto tayo, eto yung trabaho natin. Eto yung area ng barakatan. So, kasama siya sa ancestral domain. So, ang ginagawa din namin dito, tinitingnan kung may damages ba. May illegal logging na nangyayari sa area. At saka, ano pa ba ang mga bago dito? Kasi araw-araw may bago. Millimeter. 2015, ex-OFW ako. Tapos bumalik ako 2020. In-approach ako na mag-forest guard. Tapos tinanggap ko siya ng buong puso. Tapos nung time na nag-area na ako, sabi ko, eto pala yung tipong hindi gano'ng kalaki yung sahod ko pero masaya ako sa ginagawa ko. Hindi ko kailangan pilitin yung sarili ko kahit pagod ako. Yung tipo kasing kailangan pagpagod ka, magpahinga ka. Pero ako, everyday, pag duty ko, sabi ko, excited ako na makita yung mga kahoy, makita yung iba't ibang anyo ng kabundukan namin. Magpatrolling kami, kumuha kami ng mga endemic na kahoy na katulad nito. Tanim sa mga bakante ng mga lugar. Pangalan ng ka-sidling na to, Lawaan. Lawaan siya. Kapag makapasok mga legal loggers dito, ubos to. Kaya isa sa aming advokasya sa tribo, lalo na sa mga bantay bukid, na hindi talaga galawin yung mga kahoy para magagamit pa ng mga next generation. At saka yung pinaka-importante talaga, yung tubig galing dito sa kanti namin, yung source. Ang daming mga barangay na nakabenefits ng tubig galing dito sa amin. May eagle monitoring kami isang beses kasi dalawang agila yung nasa Sibulan City. So kaya ayon kasama siya sa duty namin na bird watching kasi haring ibon. Inaalagaan. Binabantayan namin siya kung nandun pa ba siya, okay pa ba siya. Kasi pag nandun pa siya, ibig sabihin maganda pa yung ano namin, area namin. Kasi base sa history ng mga katutubo namin is si Agila, may relasyon siya sa tribo ng Bagobo Tagabawa. Kasi kapag may Agila pa sa isang area, ligtas pa ang community. Malayo pa sa mga kalamidad. Okay, papunta pa tayo. Akit pa tayo ng mga 5 minutes pa. Puntang taas. Kasi nandyan man yung mga kahoy na may mga number. Para yun talaga ang kahoy na hindi pwede talaga sinagyan na ng mga numero. Parang tao lang din kasi yan. Pag minahal mo sila, pasusikloyan ka ng maganda at pagmamahal. Pero kapag hindi naman sila yung tipong binaliwala at saka sisirain mo sila, yun din yung tipong parang ang relasyon kasi ng bundok, kahoy at tao, isa lang. Kasi nauna pa nga ang sila kaysa sa atin eh. Dilagay tayo dito sa ano na para alagaan sila, hindi para sirain. Yung buhay mo, buhay niya ay isa lang. Mapanganib talaga kasi nasa loob kami ng bundok. At saka hindi lang din namin kasi alam kung sino ba ang nasa loob ng bundok. Kapag alam namin hindi naman okay yung panahon, ano kami? Safety first. Habang kaya naming protektahan, hanggat saan kami pwedeng magano sa protected area, ginagawa namin yung abot ng aming makakaya. Magkaisa sana tayo para sa pinakamagandang bukas na hangin na ating lalanghapin at malinis na tubig na ating iinumin.